Isang ATV sa mga sasakyang maaring arkilahin ng mga turista para mamasyal sa Albay. Pero dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, umaaray na ang ilang residenteng pinagkakakitaan ito dahil sa maliit na kita. Sinuwelta lang kay sa Santo ng Balita Live. Naomi, tama ka dyan. Eksklusibo kong nakausap ang mga may-ari ng ATV at ang mga tourist guide dito. Dahil sabi nila na halos wala nang gumagamit ang mga turista na ATV dahil limitado o hindi pa rin pwede pumasok doon sa Mayon Volcano. Ang Mayon Volcano ang pinakasikat na pinupuntahan ng turista dito sa Albay. Kaya nang simulan ng itaas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon dahil sa pag-aalboroto nito, apektado ang ilang residente na sa Mayon ang kanilang hanap buhay. Tulad na lang si Aling Merlin na isang ATV operator, umaaray na dahil kulang na ang kanyang kinikita. Dito po talaga kami umaasa sa ano po nito, sa rides po namin. Kung wala po ito, kung matenga po ito ng ilang linggo, wala na po kaming kakainin, sir. Kasi dito po nakasalalay ang aming kinabubuhay sa araw-araw. Anya, 2 linggong natigil ang kanilang operasyon. Nang magbukas naman ito, kailangan rotation ang kanilang operasyon na paghahatian ng 6 na ATV operators sa Barangay Busay, Daraga, Albay. Limitado rin at bawal muna ang lumapit sa Bulkang Mayon, dahilan para hindi na tumuloy ang mga turista sa paggamit ng ATV. Yung purpose po ng ating ATV, yung ang gusto talaga nila is puntahan si Mayon. Sabi nila po, alimbawa yung sa Mayon gusto nila, ay hindi na lang kami pupunta, hindi naman pala kami makakapunta doon. Apektado rin ang tour guide na si Jesse. Anya, nagtsatsaga siya sa trabaho ngayon kahit kakaunti lang ang tumatangkilik sa ATV. Dahil kailangan lalo na't kasama ang kanyang pamilya na inilikas dahil sakop ang kanyang tinitirahan sa 6 kilometers permanent danger zone. Mahirap talaga, sir, kasi dito lang talaga kami kumikita nung pagkakabuhayan namin. Ayon kay Jesse at Merlin, hanggang ngayon wala pa rin silang natatanggap na tulong sa Tourism Department ng Albay na bagay na kanilang inaasahan ngayon bilang tagapagtaguyod ng turismo ng lalawigan. Sa ngayon po, wala pa po. Baka mayroon po sa susunod. Parang kinuha din po nila sa amin yung mga names na mga ano namin. Wala pa po kaming natatanggap. Ang sabi nila, sir, meron daw silang ibibigay na tulong. Kinuha lahat ng tour guide dito, yung mga pangalan, lahat ng empleyado dito, kinuha yung pangalan, tapos yung address. Tapos sabi nila, meron daw silang ibibigay na tulong. Pero hanggang ngayon wala pa. Naomi, pinuntahan namin kaninang umaga ang tourism office ng Albay pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Sa ngayon, nanatili sa alert level 3 ang Mayon Volcano. Naomi? Maraming salamat, Noel Talangkay.